Yo, what's up mga katropang Epson? So ngayon tuturuan ko kayo kung paano yung pinakamadaling at hindi kayo magkakamali sa paglalapat nitong phototop dito sa ating vinyl sticker or kung saan nyo gagamitin yung phototop. Merong iba akong nakita na ibang vlogger, ang ginagawa nila, sinasalang muna nila ng kaunti doon sa laminating machine. Pero meron doon tendency na kainin yung pinakailalim, dumidikit doon sa parang sa laminating machine, no? Dumidikit, kinakain niya or at nagugusot yung output. Sa susunod, sa sampulan ko kayo noon, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi ko ginagawa yung nilalaminate muna yung kakaunti. Ito ang gagawin ko, na ituturo ko sa inyo, no. Ang gagawin natin, i-open lang muna natin yung kaunti dito, pero hindi natin ilalaminate muna. Ganito ang gagawin natin, i-open nyo tong ganito. Ayan, no. Ayan, ganyan, konti lang. Ayan, konti lang. Tapos pag na-open nyo na ng ganito, babaliktadin nyo lang na ganon. Tapos ititiklop nyo yung konti sa pinakadulo. Ayan, ganito. Sana nakikita nyo sa ating GoPro. Tapos ibabalik ulit natin ng ganito. Tapos isusukat nyo siya sa pinakadulo. Ayan, ganito. Ayan, ididikit nyo yung binaklas natin. Tapos Ang pagdiin niya, una pa kaliwa, tapos pa kanan. Nasa gitna, sa gitna manggagaling. Ididiin nyo, di ba, nakatiklop. Ilapat nyo muna. Ayan, no, lapat nyo. Tapos diin sa gitna konti. Tapos pa ganito, tapos pa ganon. Ayan. Ganito na yung mangyayari sa ating sticker. Maganda yung pagkakalapat niya. Tapos pagka ilalaminate nyo na, ganito ang gagawin nyo. Dito sa ating laminating machine, ang gagawin nyo, i-open nyo siya. Tapos pakain nyo muna yung konti. Ayan, tapos patayin nyo. Kailangan naka-cold lang to, naka-cold. Wala tayong babaguhin sa temperature, no. Tapos iaangat nyo to, iaangat. Hahatakin nyo to. Hatakin. Ayan, ganyan. Hatakin nyo lang hanggang pinakadulo. Ayan, tanggalin nyo lang to. Tapos pwede nyo na siyang i-open. Additional tips, no, bago kayo maglapat ng phototop sa inyong mga sticker, binili sticker or kahit anong sticker, make sure nyo lang natuyo na yung pagkaka-print dyan sa mga sticker nyo, no. Meron tayong tinatawag na curing time. Kailangan mga 2 hours or 3 hours. Or mas maganda nga kung kinabukasan nyo na siya, lalagyan ng phototop. Kaya kapag may o-order sa inyo, dapat usually 2 to 3 days yung gawaan ng inyong mga sticker para talagang quality. So ayun lang, kung kaya naman ng mga 3 hours, kung talagang ano, at least 3 hours mapatuyo nyo. So ayun lang. At eto na yung ating finished product, di ba? Perfect. Napakadali. Maganda yung pagkakalapat niya. At ituturo ko sa inyo yung isang vlogger na sikat. Ang sabi niya kasi, halimbawa, ito yung phototop. Ginaganit, pinapakain niya muna ng konti. Tapos, tsaka niya pinipilas yung ganito. Tsaka niya ino-open ng ganon. Di ba? Hindi ko na lang kayo sasampulan kasi sayang eh. Medyo ide-demo ko na lang muna sa inyo. Di ba? Halimbawa, meron pa tong phototop. Tapos, ino-open niya. Bago siya, pagka na-open niya na, tsaka niya pinapasok yung item or yung sticker. Tapos tsaka niya binubuksan yung laminating machine. Kaya hindi ko ginagawa yon dahil nung una ginawa ko siya, tapos na experience ko, kinakain pati eto, kumbaga naiipit yung ano, naiipit dito yung nagkakaroon ng mali yung pagkaka laminate. Ayan, halimbawa pinasok ko na dito yung sticker, nagugusot siya. Tapos umiikot siya dito, sumasama siya sa roller ng laminating. Dahil nga syempre makapal na yung pumapasok dun sa roller, nagkaka-error. Ayan, kung napapansin nyo, tinanggal ko na nga yung kulay itim dito sa ating laminating. At akala ko dahil dun, pero nagkakamali pa rin talaga. Kaya ang ginawa ko, kung ano yung tinuro ko sa inyo, ganun na yung lagi kong ginagawa. Hindi ko na ginagawa yung nakita ko dun sa isang sikat na vlogger ng printing. Hindi ko na lang siya babanggitin, no. So ayun lang, sana natutunan nyo yung ating vlog ngayon. At saka suggest ko sa inyo yung ganito yung bibilihin, yung laminating, yung heavy duty na, pang matagalan na to. 3 years na to sa akin. So ayun lang, bye bye.